to Realty Philippines TV. Dito makikita ang pinakamurang lupa! Yes! Philippine Standard Time, 6 minutes past 7 o'clock in the morning. Sa industry ito, ang aming araw ay laging umaga. Welcome dito sa Realty Philippines TV. Ngayon ho ay narito tayo sa Famy, Laguna. Yan, at ating kuhanan ng video, yung 5 or less than 5 hectares na farm lot. Yan po. At malapit po ito sa Manila East Road, mga kababayan. Okay? Ngayon po ay babalik lang po ako para po makita nyo yung pinaka area. Ito ho ay Famy, Laguna. Ang area na ito ay mayroon na siyang gate. Yan po. Mayroon pong kuryente, mayroong source na tubig, and then mataas po yung signal ng cellphone, mga kababayan. At ito ay malapit din po sa creek. Yan o. May creek po dito kung saan dyan po nanggagaling yung tubig. At ang good news po, malapit din siya sa ilog na kung saan doon po nanggagaling yung source ng tubig papunta ho sa irrigation. Ito po yung sakop niya, mga kababayan, doon po sa kanto na yun. At mayroon po siyang bakod. Okay? Ngayon, ay balik po tayo para po makita nyo yung kagandahan po ng loti, mga kababayan. Yan. At ang area na ito ay malapit po sa Manila East Road. Yan. Nasa mga 3 kilometers hanggang 4 kilometers estimated po travel time, mga 5 minutes mula po sa Manila East Road. At narito na po tayo sa area, mga kababayan, para po makita nyo yung kagandahan. Yan. Flat na flat. At ang ganda ho ng area na ito. Okay? Yung area na ito, yung boundary, yan po sa mga puno ng saging na yan, niyog hanggang doon sa kawayan. Yung kabilan niyan ay kalsada at saka ilog. Okay? Ang ibig ko sabihin ay malapit po siya sa tubig. At wala pong maging problema sa source ng inyong tubig kung kayo gusto magpatubig. Dahil po mayroon siyang irrigation. Okay? Ngayon, mga kababayan, ang area na ito ay flat na flat at napakaganda po dahil pwede ito gawing housing, balang araw, resort, camping site, adventure camp, lahat po ng pwede na naisip nyo ay pwede dito dahil ang lugar ay unang-una may tubig, pagkatapos po malapit din po sa bukid. Yan po, yan ho isa sa mga pinipili ng ating investors, yung nasa paanan ho ng bundok dahil friska yung hangin. Yan ho yung nagbibigay ng magandang simoy ng hangin pag malapit po tayo sa mga kakahuyan, mga kababayan. At yung Famy, Laguna ho ay isa sa lugar kung saan marami pong source ng tubig. May mga ilog po dito at maganda ho yung klima, malamig, at yung kanyang peace and order ay napakatahimik po na lugar. Dito ho ay hindi pa masyadong madumi yung hangin at hindi po mausok, okay? Dahil hindi siya masyadong nakadikit ho sa highway, mga kababayan, okay? At yung area na ito ay kasalukuyang ginagawang farm ng kamatis. Yan, naka-prepare na po yan para po pagtaniman ng kamatis. Yan po yung mga organic na pataba, yung galing ho sa poultry. Yan, nilalagyan lang po yan ng organic microbial inoculant para ho mabilis yung pag-decompose ng mga damo, mga kababayan. At ang ganda talaga ng lugar na ito, wala na kayong masabi, mga kababayan. At yung kanyang price ay murang-mura lang po. Makikita nyo sa ating title ng ating YouTube channel yung kanyang presyo. Ha? Wala na kayong mahanap pa kung farm at farm lang. Ay napakaganda po nito dahil magkaroon talaga kayo ng source of income or tinatawag nating passive income pag ito inyong nabili, mga kababayan. Okay? Yan ho. Nakapalibot po yung mga bundok. Yan. At ang katabi ho ay Lansonis Farm at Coconut Farm, mga kababayan. Okay? Ngayon, sa mga gusto po mag-travel papunta rito, kayo'y aking guide lang. Pag kayo ho ay galing sa South Luzon, ang inyong dadaanan po ay Santa Cruz, Manila. Diyan po kayo sa Kalamba mag-exit. Pagtapos po pagsanhan, Santa Cruz, Kalayaan, and then Famy. Kakanan po kayo diyan sa 7-Eleven
yung Famy Impantarud. Diyan po kayo kakanan, papunta po dito sa lugar na ito. Okay, pag kayo naman ay galing ho sa north part ng Luzon at Central Luzon, diyan ho kayo dadaan sa Marcos Highway. And then, kakanan kayo diyan sa Masinag, Antipolo, and then Teresa, Paras. Tapos po, Pililia, diyan, madadaanan po nyo yan, papunta po dito sa Famy. Ang inyong pinaka highway na dadaanan po ay yan ang tinatawag nating Manila East Road, mga kababayan. At pag kayo galing sa Manila naman, mga kababayan, ang inyong dadaanan ho ay kabaan ng Ortigas Avenue Extension, Antipolo, pareho lang po. Tagos ho ng Tanay, Pililia at kakanan kayo or kakaliwa kayo papunta dito sa area na ito. Okay? Binabati ko po lahat ng mga subscribers sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel at sa mga agent yan po sa Famy Laguna. Ha? Mabuhay po tayong lahat at sana ho ay pagpalain tayo ng Panginoon. Mabuhay po yung mga taga Santa Maria, Laguna, mga tropa po natin dyan at dyan po sa Mabitap at Famy Laguna. Okay? At pagkatapos mga kababayan, maliban po dito sa inaararo na lupa ay mayroon pa pong part na kung saan maraming damo na pwede ho kayo maglagay ng kambing, baka. Ito naman naka-reserve po na paglagyan ho ng mga livestock na kung gusto nyo ho magmanok or magkambing ay pwede ho dito. Lahat ho ng mga nangitlog na hayop ay pwede ho dito. Lagyan lang po natin ng bakod para hindi makatawi dito sa ating tomato farm. Kung ituloy nyo yung tomato farm, mas maganda dahil po yung mayari ay ibibigay sa inyo yung paraan kung paano ho magkaroon ng mga kamatis na napakarami pong bunga. Okay? Diyan po sa Batangas, diyan ho nagagaling yung pinakamaraming source ng kamatis. Binabati ko po lahat ng mga taga Batangas City at diyan ho sa Baguio City. Ayan po yung mga area na yan, north and south, ang may maraming source or supply ho ng gulay at iba't ibang mga prutas din po. Kape. Yan. Ito po yung area na malapit na po tayo sa ilog, mga kababayan. Yan, mula po dito sa farm ay narito naman po yung ilog na ating kuhanan para po makita nyo na talagang may tubig po dito at wala po baging problema sa lahat ng inyong gagawin gaya po ng farm at livestock. Yan, malakas po yung ilog dito sa Famy Laguna at may mga area dito na may forest pandaron sa unahan at balang araw po ay kuhanan din natin ng video, mga kababayan. Yan, ito po yung magiging lagyan nyo ng, kung maglagay kayo ng resort habang may farm kayo, ay pwede ho ito. Yan po, malakas po yung ilog dito at wala akong maging problema sa lahat ng inyong gustong gawin dahil kumpleto naman po yung area. Yan, kaya po natin pinuntahan para po makita nyo na talagang mayroong ilog po dito. Yan, okay? Yeah. Napakaganda po ng lugar, mga ka-farmlat, katropa, kababayan. At ito po yung gilid na ito. Yan, pwede ho tayo maglagay ng cottage dito. At habang may farm kayo, marami pong source ng income. Pagtapos po ng problema ang kinakaharap po natin, ay pwede ho tayo maglagay ng resort ulit para ho mag-operate dahil sa ngayon ay limited po at limitado yung ating galaw sa ating mga business, lalo na po yung mga negosyo kung saan kailangan po ng crowd at kailangan po yung pagtitipon ng mga tao. Okay? Yan po, maraming advantage kung tayo po ay mag-invest sa lupa. Number one ho ay yung lupa ay hindi ho bumababa yung presyo. Okay? At isa pa dyan, kung kayo'y narito at mag-relax habang hinintay nyo yung inyong produkto, ay hindi kayo mabilis ho tumanda dahil dito ho ay walang stress dahil marami pong puno, ha? Nakapalibot po yung mga bundok na maraming punong kahoy, and then makapag jogging kayo sa inyong farm, ha? Lagyan lang ho natin ng kalsada po sa gilid dyan at pwede kayo mag-bike or mag-jogging, pwede kayo makapag-exercise araw-araw. At sa pamamagitan po ng pagtatanim at pagpapakain ng ating mga hayop, yan po ay
natural exercise at mga at mayroon pong magiging produkto. Okay? Thank you ho sa lahat ng mga nanonood. Paki-like and subscribe yung aking YouTube channel. At sana ho ay gabayan kayo ng Panginoon sa mga bago po. Mag-like at subscribes kayo. And then, pindutin nyo yung notification bell para ho makatanggap kayo ng pinaka-latest videos na ating i-upload. Marami pong salamat. At mula dito sa Famy, Laguna, muli ako po si Rosindo Saminyan, hangad po namin. Sana payapa, makabuluhan. At higit sa lahat, may katanungan ang ating naiwang oras sa araw na ito. Basta lupa, dito lamang po sa Realty Philippines TV makikita. Mabuhay po tayong lahat. Sino po yung trustee? Ito yung mag... Yan, dalawa. Sa lahat ng bayan, ito po. Yan, dalawa sila. Ito pa yung isa. Parang may taling ano. Mga. Direkta ka sa may-ari. Direct to seller po. Yan. Hello po.